Magkano po lahat? Kasama po yung halahas. Abutin ng 50,000. Eh, paano ko mababayaran yung mga utang ko ngayon? Ayaw mo naman akong bigyan. Sinabihan na kita dati na tigilan mo na ang pag-utang. Sobra-sobra na ngayon binibigay namin sa inyo, tas nagkakautang pa kayo? Anak, may pera ka ba dyan? Bakit po? Eh, pupunta kasi mamaya yung inuutangan ko. Wala akong pambayad. Ano ba yan, Nay? Di ba sinabihan na kita na huwag ka nang uutang? Pasensya na, anak. May pinaggamitan kasi ako ng pera. At saan nyo naman po ginamit yung pera? Sa mga luho nyo? Nay, hindi unlimited yung sahod ko. Natutukso kasi akong bumili dahil sa mga kumari ko. Sa susunod, Nay, pag-isipan nyo pong mabuti kung kailangan nyo o hindi. Dapat kasi, malaki na yung binibigay mo sa akin para hindi ko na kailangan mangutang pa. Nay, yun lang ang kaya kong ibigay. Tsaka kailangan ko ding magtabi para sa sarili ko. Hindi pa ba sapat yung binibigay namin? Yung dalawa kong kapatid, nag-aabot din sa inyo, tapos hindi mo pa mapagkasya? Yung mga kapatid mo, hindi nagre-reklamo. Samantalang ikaw, nagre-reklamo ka? Aba, natural, Nay. Pinaghihirapan ko yung pera. Hindi ko pinupulot lang. Mabuti pa nun nabubuhay yung tatay mo. Binibigay niya lahat sa akin. Noon yun, Nay. Pero ngayon, kami na yung sumusuporta. Kaya kunting konsiderasyon naman, Nay. Mayla, nasa bahay ba ang nanay mo? Siguro po. Pauwi pa lang po kasi ako ngayon. Bakit po? Ang laki na ng utang niya sa akin. Sabihin mo, magpunta sa bahay. Sige po, sasabihin ko po mamaya pag uwi ko. Huwag mong kalimutan, ha? Opo. Ang ganda talaga na nabili ko. Bagay na bagay sa akin. Mayla, tingnan mo. Ang ganda. Mura ko lang nabili to. Anak, galit ka pa ba sa akin? Sorry na ha. Nilapitan ako kanina ni Tita LB. Tinatanong niya kung kailan ka magbabayad ng utang mo. Ako? Si Mari talaga. Maliit lang yung utang ko sa kanya. Hayaan mo, tatawagan ko siya mamaya. Ang sabi niya na, pumunta ka daw sa bahay nila. Ako nang bahala dun, anak. Basta huwag ka na magalit sa akin. Pangako, hindi ko nadadagdagan yung mga utang ko. Nay, huwag mong sabihin. Gawin mo. Ganda talaga. Jerry, saan ka pupunta? Bakit? Aalis ka dito sa bahay? Oo. Gusto ko nang bumukod. Hindi ako makaipon dahil sa'yo. Aba, ako pa talaga may kasalanan? Sige, lakad. Lumayas ka. Hindi kita kailangan dito sa bahay. Oo. Talagang lalayas ako. Anong nangyayari dito? Ba't ang aga-aga nagsisigawan kayo? Ang kuya mo, umalis na. Bubukod na daw siya. Plano na ni kuya yan. Matagal niya nang sinabi sa akin dahil gusto niya daw makaipon para sa pangkasal nila. Matagal na palang sinabi sa'yo ng kuya mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kabilin-bilinan sa akin ni kuya na huwag ko daw sasabihin sa inyo. Tsaka tama lang yun na umalis siya dito. E sino nang magbabayad ng kuryente natin? Ikaw? Nay, kahit umalis dito si kuya, hindi niya makakalimutan yung obligasyon niya. Nagkakaganyan ka dahil hindi ka makahingi ng sobra kay kuya. Dahil ang binibigay niya, yung pambayad lang ng kuryente. Paano? Yung mga binibigay niya para lang dito sa bahay. Paano na yung mga pambayad ko sa utang? Yan talaga yung iniisip nyo? Yung pambayad ng utang? Dahil hindi na kayo makakupit kay kuya? Siguro kaya umalis ang kuya mo. Dahil sinabi mo yung mga utang ko. Nay, wala akong sinabi kay kuya. Sariling desisyon niya yun kaya umalis siya dito sa bahay. Eh, paano ko mababayaran yung mga utang ko ngayon? Ayaw mo naman akong bigyan. Sinabihan na kita dati na tigilan mo na ang pag-utang. Sobra-sobra na ngayon binibigay namin sa inyo, tas nagkakautang pa kayo? Kay Jen na nga lang ako hingin ng pera mamaya pag uwi niya. Mayla!
Hindi pa nagbabayad ng utang ang nanay mo sa akin. Magkano po ba ang utang ng nanay ko sa inyo? 10,000. Di pa nakasama ang ibang gamit na nakuha niya. Ano pong mga gamit yun? Yung alahas. Magkano po lahat? Kasama po yung halahas? Abutin ng 50,000. Ha? Ganun po kalaki? Oo, kasi indepeke ang mga kinukuha niya. Ito po, 10,000. Pwede po bang wag nyo nang pautangin si nanay? Ako na lang po bahalang maghuhulog sa mga utang niya. Sige, ikaw ang bahala. Nanay mo lang kasi mapilit eh. Ayaw ko na sanang bigyan eh. Dahil mahirap sang singilin. Basta sa susunod, wag nyo na lang po siyang pautangin. Sige. Basta yung balance eh, sa'yo ko sisigilin. Opo, kahit ako na lang po ang magdadala sa bahay nyo. Sige, asahan ko yan ha. Bigyan mo pa ako ng isang buwang palugit. Nagka-problema kasi ako sa pera. Pero pangako, babayaran kita sa susunod na buwan. Ano ba naman tong si nanay? Hindi lang pala kay Tita Elvie siya may utang. Basta, gagawin ko ng paraan. Basta huwag lang humantong sa barangayan. Magsasabi ako ng pera sa anak ko para mabayaran lang kita. Huwag ka mag-alala. Hindi ako matitiis nun. Sige, tatawagan na lang kita. Pasensya na sa abala. Nay! Mamayla, kanina ka pa ba dyan, anak? Oo, Nay. Nagulat ka ba? Hindi ko ba dapat marinig ang lahat? Kailan ka magbabago? Nagkasabay-sabay lang kasi, anak. Baka magulat na lang kami. Bigla ka nang damputin ng mga pulis dahil sa mga utang mo. Hindi naman ako dapat na mabaon sa utang. Hindi ko lang kasi mapigilan yung sarili ko na maingit sa mga kumari ko. Nay, hindi ka na teenager para makipagsabayan sa kanila. Ano bang gusto mong patunayan? Nay, hindi tayo mayaman. Nasanay ka kasi sa buhay na pinaranas ni tatay noon. Kaso, iba na ang sitwasyon ngayon. Eh, anong gagawin ko, anak? Ipapabarangay daw nila ako pag hindi ako nakabayad sa mga utang ko. Ilang tao pa ba ang pinagkakautangan mo? 4 sila, anak. Ano? Anong ginagawa niyo sa pera niyo, Nay? Ang laki ng binibigay namin sa inyo. Bakit nagkakautang pa kayo? Pag wala kasi akong ginagawa dito sa bahay, anak, nagkakasino ako. Nay naman! Doon lahat nauubos yung perang binibigay niyo sa akin. Kaya umuutang ako para may panggastos dito sa bahay. Hindi na kayo nag-iisip, Nay. Alam niyo namang walang magandang may dudulot yung pagsusugal niyo. Oo, alam ko naman yun. Kaya itinigil ko na. Ay, naku, Nay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa inyo. Nay, alis na po ako. Saan ka pupunta, anak? Bakit dala mo yung mga gamit mo? Doon muna ako kila Kuya titira habang inaantay ko yung visa ko. Visa? Aalis ka? Oo, Nay. Kailangan kong umalis para mabayaran ko lahat ng utang mo. Hindi mo naman kailangan umalis, anak. Hayaan mo, gagawa ko ng paraan para mabayaran ko lahat ng utang ko. Pwede ba, Nay? Tama na. Anong gagawin nyo? Uutang ka ulit sa iba para makabayad lang? Ulit-ulit na lang ang nangyayari sa inyo, Nay. Eh, sino makakasama ko dito sa bahay? Si Jen umalis na no isang buwan, tapos ikaw aalis na rin. Siguro si Jen napagod na ding intindihin kayo. Baka pag mag-isa na kayo dito sa bahay, doon nyo lang maiisip lahat ng maling ginawa nyo. Huwag kang mag-alala, Nay. Kami na ang sasagot sa lahat ng utang mo. At magbibigay pa rin kami ng sustento sa inyo. Patawarin mo ako, anak. Magbabago na ako para sa inyo. Kapag gumawa ka pa ng ikakapahamak mo, bahala ka na, Nay. Hindi kami nagkulang bilang mga anak mo. Sadyang hindi ka lang marunong makontento.